mga gamit po gagamitin natin sa paggawa ng wall drawer cabinet. Mga machine, cold press machine, na gagamitin natin pang laminate sa formica. At ito pa po yung isa na pang laminate sa veneer. Hot press machine. Dalawang klase yan. Ayan po yung mga kabuuan na gagawin natin na wardrobe cabinet. Kung mapapansin nyo po, nakakabit na yung mga drawer niya. Papakita po natin mamaya kung paano siya tabasin. Ayan po. Kailangan po siya maluwag. Ayan. Kailangan, ang tawag po dyan is soap push. Soap push na drawer guide. Yan po pag tinulak nyo malambot. Tsaka pag binatak nyo, ayan po yung paggagawa niya. Kinakabit na po nung isa namin mong gagawa. Tinitingnan niya kung paano ayusin. Kailangan po talagang may space, mga 2 mm gap sa pagitan, kasi kung hindi po, magkakabangga po siya at madaling masira yung ating mga drawer face, tsaka po yung mga ginamit nating mga plastic laminate or aging. Ayan po. Ayan. Kailangan po mamarkahan po natin para paglagay po natin dito sa drawer guide, eksakto po siya. Ayan, katulad po niya, no? Medyo tapos na po yung kabila. Yung kabila po isa na lang. Kaya po kung tayo gagawa ng ating mga cabinet, tiyakin po natin na malambot at magaan itulak. Kasi kung mahirap pong itulak, madali pong masisira yung ating mga cabinet. Ayan po yung isa, nakakabit na rin. Kaya tingnan po natin kung paano niya ikabit. Ayan po. Kailangan po talaga may marka. Kailangan may marka sa sentro po natin yung drawer guide dun sa ginawa nating box, para po paglagay natin sa ating cabinet is diretso po. Gagamit po tayo ng pattern. Huwag po tayong magtitiwala masyado sa guhit-guhit lang. Tabas po tayo ng pattern para pantay-pantay siya. Kasi kung hindi po tayo gagamit, baka po tagilid. Ayan po kung paano niya kinakabit. Ayan po yung bago niya ikabit, tinapos po niya na sa baba yung drawer backside backing, kung tawagin po. Sa machine po yan tinabas ng isang manggagawa. Kailangan po talagang diretso, kasi meron po yung nagtatabas na hindi iskwalado. Double check po natin dun sa mga nagtatabas, siguraduhin po natin na tama ang sukat at iskwalado po yung ating ikakabit. Dahil kung hindi po iskwalado, tagilid po yung ating drawer sa mangyayari. Kaya huwag po tayong pakatiwala sa mga magtatabas. Siguraduhin din na mag-iingat tayo sa mga gagawin natin, dahil medyo delikado po yung parting yan pagkakating. Dahil hindi po biro-biro ang magtabas ng MDF. Ayan po yung ating drawer carcass. Kailangan po may groove. Kailangan po mas malaki dun sa tinabas natin kanina, mas malaki ng konti ang groove. Kasi ang backing po natin is 6 mm. Gagawin po natin mga 6.5 or 7 mm.
ang lalim para makalaro po siya at maka diretso, kasi mahirap po pag masikip, masisira po yung ating drawer carcass po natin. Pag po natin pinilit, wasak po yan. Kaya kailangan po medyo maluwag. Kasi pag pintura po yan, sisikip pa po yan ng konti. Kaya kailangan po mga 1 mili ang allowance natin para dun sa pintura at sa laminate natin, kasi makapal. Kaya pumapatak po na siya ng 7 mili. 6 mili ang MDF, 1 mili ang laminate, 0.5 po ang pintura. Ayan po, kaya po masikip. Dahil po pinipinturahan pa yung backing niya. Ayan po yung grooving niya. Dire-diretso lang po. Ayan po. Bago po natin grooban, kailangan po natin i-45 na muna yung saktong sukat dun sa lalagyan ng drawer natin, yung ginawa nating cabinet. Ang paglalagay, ang pagsusukat po niyan is babawasan niyo po ng 2.6 or 2.7, kasi ang kapal po nung ating drawer guide is 12 mm. Kaya po gagawin natin 2.6 para po may clearance siyang 1 mili 1 mili, para maluwag po siya. Lahat po ng gagawin natin na drawer carcass, adjust po tayo ng 2.6 kung laminate po ang gagamitin natin. Pero kung pipinturahan pa po yan, gawin po natin 2.7, kasi yung mga nagpipintura po minsan makakapal, para po mas maganda ang takbo ng ating drawer, hindi siya sasabit. Kaya konting paalala lang po, base sa nalalaman natin, 2.6 po ang total mula dun sa lalagyan niya. Ayan po, naka 45 na siya. Ayan po, naka 45 na. Single lang po yun, single na laminate na veneer na pormika at single edging, kasi po yung ilalim po hindi na po dapat kailangan, depende rin po sa may-ari, kasi yung iba po nagpapalagay talaga ng double, kasi sa lamig, pag po nilamig yung ating MDF, medyo kumakapal po yan, sumisikip. Kaya kailangan po sarado rin. Kaya kailangan din natin ng double na laminate. O di kaya po, pintura na lang, para po hindi po siya pasukin ng lamig. Ang nilalagay po namin dyan is veneer. Tapos pipinturahan pa nila. Kaya mas safe sa lamig. Ayan po yung binubuo na nila, yung ating karkas. Kailangan po iskwalado, para kung sa ganun, sa pagpasok natin sa ating lalagyan, hindi tayo magkakaproblema sa hindi sa iskwalado or mahirap ipasok. Ayan, gagamitan po natin siya ng pamantay dun sa ibabaw. Wag po sa ilalim, kasi yung ilalim po may allowance na sa kabila na 6 mm para po dun sa backing. Katulad po nung isa, ayun po yung nilalagyan ng pamantay, yung MDF, para po pantay siya. Pag gagamitan din po natin ng ayan po, ginagamitan natin ng ano tawag dito, masking tape. Yan po yung gamit namin, masking tape. Para pag didikit niya, pag po 45, islapat. Hindi na po natin pinapakuhan yan, kasi laminate, medyo delikado sa may-ari. Pwede rin po natin pakuhan dun sa hindi makikita.
katulad po ng likod at harap. Kasi yung harap po, lalagyan po natin ng face drawer. Kaya po yung pako niya, hindi makikita. Matatago po siya sa face drawer. Sa unahan. Ayan po, kailangan po meron siyang masking tape para sa pagbuo niya, paglalagay niya ng glue. Ayan po, katulad ng isang sa kabila, ilalagyan na ng glue. Kailangan po straight. Ayan po yung kabuuan niya. Lahat po yan may masking tape, yung apat na kanto na yan. Ayan po yung masking tape. Apat na kanto po yan. Ayan, binaligtad niya, tapos lalagyan niya ng glue. Paglalagay po niya ng glue, tsaka niya, ayan po, nilalagyan niya ng glue. Medyo damihan natin ng konti, tapos pagka na idikit na natin, tsaka na lang po natin linisin. Kasi pag natuyo po yung glue, mahirap na linisin dyan. Kaya pag natuyo, pag nabuo na po nating igawing square, punasan na po natin yung glue. Ayan po, katulad niya, tinatayo niya, nagagawin niya ng square. Ayan, gagawin niya ng karkas. Ayan po. Kapag po nabuo na niya, punasan na po natin yung glue. Huwag na po nating hintayin matuyo, dahil po mahirap tanggalin at baka masira pa yung ating karkas sa paglilinis. Ang panglinis po dyan is kailangan medyo matalim, dahil mahirap po tanggalin ang glue natin dito sa karkas kapag natuyo na. Sinusudsud pa siya ng pait or chisel. Ayan po, nilagyan niya na, buo na siya. Susunod naman po dyan is yung backing niya. Ayan po, nilagay niya na, inaayos pa niya. Yun po yung isa, meron na. Ayan, kailangan po, konti lang yung allowance niya. Ayan po, magandang pumasok, masikip ng konti. Kailangan po i-adjust sa dulo, medyo masikip sa dulo. Ayan po, soap push, ang tawag po sa drawer guide na yan, soap close. Ayan po, diretso siya, lalo na po pagka meron siyang face drawer. Eh, na-adjust po niya kasi medyo masikip yung loob. Para paglalagay niya ng ating karkas is dire-diretso. Ito po ay isang cabinet na nagtataas na may height na 290 cm. Ayan po yung ilaw, meron pong ilaw na groove. Para sa ilaw po yung groove na yun, 12mm LED po. Don't forget to like and subscribe my channel. Maraming salamat po. Nawa po nakatulong ng konti ang aking DIY carpentry. Salamat po muli, and God bless po sa inyong lahat. Peace.